Tiyak, matatakam po kayo, no? Sa ating midnight snack na naman ngayon. Ano? Itong kakaning paborito na marami, lalo na kung simbang gabi. Pero ito, year round na ngayon, eh. Mm-hmm. At galing pala sa bansang India. Ayun, sa bansang India naman pala. Dayuhan man ang original recipe na yan, Pinoy na ngayon, ang sikat na merienda na to, Iga. Paano kaya nangyari yun? Ang tanong ko, yung best friend niya, yung Puto Bongbong, saan galing naman, no? Alamin ko bukas siyang kay Bonggang Bonggang Bongbong. Pero eto muna, ang kwento sa atin ni Mikael Daez. Pagkatapos ng mga balita, kailangan naming dalawa ng panghimagas. Kaya gabi-gabay sa saksi, samahan niyo kami sa biyaheng bubusog sa aming kalaman, sa Midnight Snack. Okay, let's go, Jimmy. Let's do it. Let's hit it. Woo! Dito nanirahan ang mga sinaunang Indiano na lumipat dito sa Pilipinas. Okay, tingnan natin. Silipin natin. Pero may mga kasama tayo dito. Ayo, kamusta? Amigo? Amigo, ayan. Bakit ba amigo ang tawag sa inyo dito? Tawag ng mga ilang mga Pilipino sa inyo dito, amigo and amiga ba? Ayan, ang ibig sabihin yan, mga kaibigan. O, ano pangalan mo, amigo? Papay. Amigo pa. Amigo papa! Ikaw naman po, ano pa pangalan ninyo? Liberty. Liberty? Okay yung mga pangalan nila, no? Amigo papa and amiga Liberty. Amigo ang tawag ng ilang mga negosyante sa mga Indian dito sa Pilipinas. Kaibigan daw silang maituturing dahil umulat umaraw, ready silang magpautang. Amigo! Baby amigo! Pero teka, itong mga nasa paligid ko ay mga tunay na Pilipinong ipinanganak at lumaki dito sa Pilipinas. Hello po! Ito po si Amiga Balbina Alcantara. Hello po, ako po si Mikael. Siya po ang isa sa mga sinaunang Indiano na lumipat dito sa Kainta. So, first settler po, di ba? Pangatlong henerasyon na siya sa kanyang angkan at dito siya ipinanganak, lumaki at nagkapamilya sa Kainta, Rizal. Ayon sa kasaysayan, ang isang average Filipino ay may 5% na dugong Indian. Kaya whether you like it or not, may lahi tayong Bollywood. 1700s pa lang daw, may mga Indian na sa Pilipinas. Maraming sepoy o mga sundalong Indian na nagsisilbi sa mga Briton ang hindi umalis at nag-asawa ng mga Pilipina. Ito ang dahilan kung bakit sa Kainta marami ang mga mukhang Indian. Alam nyo ba, bukod sa 5'6", matatangos na ilong, malalim na mata at balbon na braso at legs, marami pang ipinamana ang mga Indian sa mga Pilipino. Isa sa pinaka-importante, ang recipe ng bibingka. Dessert ang bibingka sa India. Gawa ito sa harina, asukal, butter, itlog at gata ng niyog. Kadalasang 7 patong ang bibingka at binibake. Pero dito sa Pilipinas, marami na rin klase ng bibingka ang nauso. Sarap! Tambay ka lang, bili ka ng isang buong box na bibingka. Turn lang. Sharing is caring. So kahit ako ang may-ari nito, bigyan naman natin ang mga kasama natin sa Barangay Santo Niño, di ba? Sabihin. Kasama ang tinangag na niyog, latik at makupuno. Napakatamis nun. Bibingka capital of the Philippines ang Kainta. Dahil gumawa ito ng world record na largest bibingka sa Guinness World Record. Mahigit 200,000 katao raw ang napakain at nabusog nito. I like it. Masarap. Okay, maraming salamat. Ako po si Mikael Daez. Ito, si Mang Jimmy. Pero ako ang makakasama niyong matatakam at mabubusog sa Midnight Snack. Thanks, Mang Jimmy. Ingat.